pag bakla ka, nagagawa ka ng para mapatawa mo na yung isang tao. You don't need a song, a dance. You don't need that. You just kind of just want to connect. I'm 2 weeks late. Kasi dun sa trabaho namin, kapag napikon ka, ilangin ka sa lang. It's got to be a labor of love. It's got to be something you love because the pay isn't really there here. Hindi ako lang yung superhero eh. Parang feeling ko sikat na sikat ako, pinapalakpakan ako ng mga tao. Ako si Mayumi, pero ang totoong pangalan ko, Erwin Finia. Nag-stand-up comedian ako sa gabi. Tapos, pagdating ng umaga, pag may time pa ako, pumapasok ako sa parlor. Ang kinikita ko sa pagiging stand-up comedian, kung pagkakasaya natin sa isang linggo, siguro abutin ako ng 3,000 to 5,000. Hindi ko talaga umalas sa isip ko na pumasok ako sa pagiging stand-up comedian. Nag-upis ako sa parlor, tapos mahilig akong magpatawa at saka mahilig akong kumanta. Okay. Dahil tapos na ba? Tawa. Noon, pag-alagala lang na maduming bakla. Tapos, pangit na bakla, nakakatakot ang beauty. Pero nagamit niya yung beauty niya ngayon. Nagpapakain sa mga baklang kumakalamang tiyan. Pero maasahan mo lola mo kasi pag mga bugbugan, kagulo, lola mo nangunguna rin yan. Ito yung ginagawa ko pag ano, ayaw kong mag-show sa gabi. Kasi mas malaki rin yung kita dito. Kada isang ulo, 1,000. Eh, ilan sila? Dalawa. 2,000. Oh, magkatapos ito, matutulog ka. Pag-ising mo, pasok ka naman sa bar. Para at least lahat ng skills ko nagagamit ko. At tulad yan, nangyayari sa nanay ko. Gamot niya sa diabetes, gamot niya sa hika, tapos madalas ko pa siyang pinapasok sa hospital. Kaya wala akong oras na pinalalagpas. Kung hanggat kailan akong kaya ko pang kumita, hanggat may kitain ako, papasok at papasok ako. Ayaw niya nang makikita ang malungkot ako. Ayaw niya nang hindi ako kakain. Galit yun. Mama naman, pagod na ako, magpagaling ka naman. Gusto ko kada ako dadating, masaya ka, ayaw niya nang malungkot ako talang. Kaya mahal na mahal ko yung anak. Pag ginusto mo kasi yung isang bagay, yung isang gawa niya, kahit gano'y ang kahirap, magagawa mo basta gusto mo. Pero pag hindi mo kaya, itry mo muna bago mo sasabihin na yung kaya. Pagod sila, mapapagod din kami. Masaya ako.
Kasi pagiging comedian kasi, di ba? Pagiging comedian. Oo, kumakanta ka, nangaaliw ka ng tao. Parang gumigimik ka na rin ng libre. Gumimik ka na, nabayaran ka pa. Sa komedya, iniisip kasi ng tao na kapag nag-ano sila, nagko-comedy sa stage, lahat impromptu. Akala ng tao madali yung pagpapatawa. Amanda, ikaw Darna. Sino-sino sa platform? Akala kasi ng tao yung pagko-comedy or pagpa-perform sa stage, madali lang. Pero dito sa amin, sa Palawan sa Disco Bar, syempre may hirap. Lalo-lalo na pag kung paano namin gagawin o paano namin i-analyze yung show. Jello, kaya na. Parehong deaf yung mother ko. Tapos may special child yung kapatid ko. So ako lang talaga nagtatrabaho. Ano sinabi niya? Sinabi niya, kung papasok na raba ako sa trabaho. Obvious naman yun. Si Jello naman, nagtiterapy siya every Saturday. Ang sabihin mo sa kanila? It's awfully warm welcome to our first comic, no other than the very funny Mr. James Caran. Good evening! Para siyang drug cartel pero walang drugs. Comedy yung kinokontrol namin. So binibenta namin mga jokes. Hindi ako bakla. Hindi talaga. Eh, naman yung bakla ako, di ba? Doon, hindi ako bakla. Jello, kaya na. Parehong deaf yung mother ko. Tapos may special child yung kapatid ko. So ako lang talaga nagtatrabaho. Ano sinabi niya? Sinabi niya, kung papasok na raba ako sa trabaho. Obvious naman yun. Meron siyang hearing aid, narinig niya medyo yung pinag-uusapan natin. Nag-aral ako sa Philippine School for the Deaf. Hindi ko nga masyadong ma-apply, hindi ko rin maintindihan masyado yung sinabi niya. Si Jello naman, nagte-therapy siya every Saturday. Ang sabi mo sa kanila? School. Ayan, nanginginan sila ng pera sa akin pang-therapy kay Jello. Bukas ko bibigay. Supportive naman sila kung ano yung gusto ko. Pero sabi nga nila, huwag kong iiwanan yung day job ko. Kasi doon ako nabubuhay, doon kami nabubuhay. Dito ko naman sinusulat yung mga... Talagang kung naiisip ko lang sa bus. Marami-rami na rin ako nasulat. Kaya lang yung iba, hindi ko pa na-perform. Natatakot na talaga akong magkaroon ng crew moment. yung puro kuliglig lang maririnig mo. So ito, ginagawa ko. Pine-prepare ko ngayon yung chapel namin. Meron kasing gagawin mamaya dito sa simbahan. May celebration. So, bago ako pumasok, tutulong muna ako dito. At ako rin pala yung nagli-lector dito sa chapel namin. Kaya parang katulad din ng stand-up comedy. Kapag bago ka mag-lector, pumunta ka ng maaga. I-prepare mo yung mga kailangan mong gawin. Katulad nito, yung misalit, pre-prepare mo. Para pag akyat mo dito, ready na lahat. Ito nga ang coaching din na drive ko. Loan lang to eh. So, talagang hindi talaga pwede na mawalan ako ng day job. Wala akong pambayad nito. Uy, mga buraot! Hi, I'm James and I'm a systems administrator by day and a stand-up comedian by night. Ang akala ko lang na stand-up ko is yung mga
sa Quezon Ave, yung mga bading na nagpe-perform. Nakita ko yung Comedy Cartel. And yun, sinubukan ko nga. Hindi kami tayo. Kasi nga pinag-practice niya kami. Kung mga joke niya, sabi niya binabato. Tapos kung matatawa kami, yun, gagamitin niya. Pero kung tatablay namin sa joke niya, yun, hindi niya gagamitin yung gano'n. Mahilig talaga ako magpatawa kasi sinasabi nga ng mga kaibigan ko sa office, sa school, parang wala daw araw na hindi ako nag-joke. Let's all give a warm welcome to our first comic, no other than very funny, Mr. James Caran. Good evening! Kung nagtatanong kayo, bakit ako nakaganto? Kasi dito yung angulo ng mukha ko eh. Minsan kumain ako sa isang restaurant, may paan ng ipis yung ice cream nila. Sabi ko, yak, may paan ng ipis! Eh di, tapos pagtingin ko na baso, hindi ako nagalit, nakalagay pala, collect all eight. Sabi ko, yes, dito na lang, makukuha ko na yung katawan. Nag-start ako noon na September 1 kasi may nabasa ko sa tweet ni Team Tayag na meron silang open mics. Nung hindi tumatawa yung mga audience, mas lalo akong kinakabahan. Unang ring pa lang may sumagot na, sabi sa akin, welcome to the mababang paaralan ng Paranaque. For elementary, please press 1. For high school, please press 2. For college, please press 3. Eh di ako naman, pipindot. Oh, pipindot ka lang. What did you press? Pero alam niyo, I think of Facebook is grounds for what you want to do in real life but you can't. Like kunwari, nasa office ka, hindi ka na makapagpigil, bigla ka tatayo sa upuan mo, ni Angela! Tapos yung mga tao, gusto ko yan! Gusto ko yan! Ito ba na parang ako? Para sa drug cartel, pero walang drug. Comedy yung kinokontrol namin. So, binibenta namin mga jokes. Kasi yung comedy, mahirap gawin na all alone eh. Parang, kailangan mo rin ng ibang ideas. So, parang pwede kayo magbatuhan. As you say, I'm medyo overweight ko ako ng konti. But, I'm not overweight, I'm just under tall. Yeah. So, gimmick. Hindi kami nagka-costume. Walang music, parang raw lang, nakukwento ko lang sa'yo yung pananaw ko. Pananaw. We just use words and expressions. Parang wala lang, nakukwento lang ako. We don't need a song, a dance, we don't need that. We just wanna connect. Dito kasi sa Comedy Cartel, mag-isa ka lang talaga sa stage. Magkikwento ka lang ng mga monologue type. Tapos magkikwento ka lang ng mga experiences mo. Especially for the guys, right? It's tough going out. Asking women out, that's the toughest thing for guys. Right, guys? Yeah. Women, you gotta be easier. Come on, don't give us a hard time being funny for them. You know, you guys, you know you want us, right? What are these games? Enough for the games! Ang stand-up comedy ay pagpapatawa. Pero kung gusto mo ng mas malalim na kahulugan ng stand-up comedy, ay ang sining ng pagbabago ng pananaw ng tao sa isang sitwasyon o problema. Kala nila dahil komedyante ka, kala nila parati ka nakakatawa. Pero actually, sa totoong buhay, seryoso ko. Ayun.